Dito sa Roma, sa Italy, mahigit 160,000 na Pilipino ang naninirahan as of 2018. Isa sa mga dahilan na kanilang paninirahan dito ay ang mataas na sahod. Siyempre, sino ba naman yung ayaw yung magandang sahod, no? Mas mataas kumpara sa dito sa Pilipinas. Kasi ang kanilang paniniwala, ito po ay magpapaganda sa kanilang pamumuhay. Maraming mga Pilipino dito ang nagtatrabaho bilang domestic helper. Ang iba naman ay nagtatrabaho sa ilang restaurant at sa souvenir shop at may mga professionals din naman. Ang iba ay nagsisimula bilang turista at nai-inlove sa European life at kaya naman mas piniling dito na lang manirahan para sa mas magandang buhay ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Isa na dito si Maruha. Kumuha siya ng kursong dentistry sa Pilipinas pero nang mapadpad sa Europa bilang isang turista muna ha ay nai-inlove na siya dito sa ganda ng Europa at kanya lang tinalikuran ang kanyang buhay sa Pilipinas para harapin naman ang kanyang panibagong buhay sa Europa. Nag-umpisa kasi ako na tourist ako. Kinuha ko ni mama ko. Kagustuhan ko ng Amerika, ng European dreams na ganyan. Pumunta ako ng Italy, ng Rome. Kasi meron yung may kakalala ako doon. Nag-stay ako sa kanila. As in talagang nagtiis na wala akong bahay. Nakikitira lang ako. So, nag-umpisa ako, nagtutulog ako sa folding bed. Kasama namin, marami kami sa isang kwarto. Sungay lang. Yung time na yun, parang siyempre naminis mo yung pamilya mo, naminis mo yung buhay mo dati na hindi naman ganon. Tiis, hindi naman ako pwede bumalik sa mama ko kasi nag-lapse na yung visa ko. So nag-stay ako doon hanggang sa naghahanap ako ng trabaho. Everyone say na hindi mo kaya kasi social ka, hindi ka manunanggawa ng bahay. Ginawa ko noon, nag-babysitter ako. Siyempre, yun ang simple ka lang na kaya kong gawin. Nalaga ko ng bata. Hanggang sa pasapasa sila na, may kakalala akong babysitter. Nag-start ako ng morning, like 8 o'clock. Katatapos yun ng mga 3 o'clock. Tapos meron naman akong break. Minsan yung break ko, nagtatrabaho pa rin ako linis. Sandwich lang talaga, sandwich. Ibibili lang ako ng cola. Kain na. Tapos pagkatapos nung linis ako, meron na naman tatawag sa akin babysitter. May papel na ako. Hindi lang basta papel binigay sa akin ni Lord. Binigyan niya ako ng citizenship. Pero hindi porket citizen ka na kailangan mo yung mataas ang kapwa. Gamitin mo yan sa kabutihan, tumulong sa kapwa. Dire-diretso lang, masakay kami na lalakarin namin sa gilid. Ako si Gabinio. Oo, alam ko na, alam ko na. Mag-ingat ka. Dito na rin naninirahan ang ilang kapatid at kamag-anak ni Maruha. Isa na dyan si Marco. Sa loob lang ng 5 taon ay mapalad siyang mabigyan ng papeles o residency. Ibig sabihin ay maaari na siyang makabisitang muli sa kanyang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Alam mo, Kakofi, kapag ikaw ay walang papeles, hindi ka pwede basta umuwi ng Pilipinas dahil hindi ka na makababalik. Kaya naman yung papeles, isa yan sa pinaka hinihintay no, ng ating mga kababayan na nasa Italia o ibang bahagi man po ng Europa. Alright, let's go! Ayan, si Marco, 5 taon na yan dito sa Roma. Ayan. Ayan, yung kusina. Ang daming skills niyan. Ayan, dito tayo sa kusina. Ayan. Uy, oh, sarap oh. Ayan si Chef. Ayan. Hi, Chef. Hello. Hi, bati ka, Chef. Marco, kakarap mo sa Pilipinas. Ayan, nagluluto lang. Makong barbecue oh. Ayan oh. Ilan taon ka na dito, Chef? Magsasampo. Magsasampo taon na dito si Chef. Saan po kayo sa Pilipinas? Saan po ako. Saan? Saan? Okay, kailan kayo taano. Ayan. Ano pangalan niyo, Chef? Dante. Santi. Santi. Okay. Thank you, sir. Salamat. Yung kitchen nila dito. Very Filipino. Dito, inakilala rin natin si Jinky. Ilan taon ka na dito sa Roma? Ilan taon ka na sa Roma? Ano po, magpa 5 years. Magpa 4 years. Anong trabaho niyo po dito? Sa bahay lang, PH. Ano po yung ginagawa ninyo? Naglilinis ng bahay. Tapos, may alaga rin kayong bata? Nalaga akong bata, 4 na bata. Magkano ang upa niyo dito? Ilan po kayo sa isang bahay? Balit 200 euro kada isa. Ito sa'yo to, yung malapad? Yan. Ano, tatlo kami dito. Sa kama na to? Oo.
na malaking savings na rin kasi. So maghahanap ka lang ng kasama mo na Pilipino din, no? At sama-sama sa isang bahay. Kasi kaysa gagastos ka ng malaki, no? Eh, savings na rin yun para sa pamilya mo na rin sa Pilipinas. Dala ko ng ipon. Saan po yung pamilya niyo sa ano, sa Pilipinas? Sa Batangas, may dalawa akong anak, saka yung asawa ko nandoon. May papeles na po kayo? Meron na. Ilang taon po bago kayo nagkaroon ng papel? Madali lang, 3 years nakakaroon ako ng papel, nakuha ko na. E sa mga gusto pong pumunta ng Roma, ano pong tip na mabibigay ninyo? Masarap ang buhay kasi may trabaho pero mahirap makisama. Mahirap manilbihan sa ibang lahi. Pero mababait naman sila ng mga ani. Sa kabila ng mataas na sahod at magandang buhay sa Europa, hindi naman absuelto ang mga Pilipino dito sa pangungulila sa kanilang mga kaanak na naiwan sa Pilipinas. Ano pong ginagawa nyo kapag ginawang... Nakuhumsik, hindi nagsasound. Nakikinig na lang nanood ng TV, nag-YouTube. Batayin mo naman yung mga kapag-anak mo sa Pilipinas. Binabati ko kayo lahat dyan, mga taga-Lemon, Batangas, especially sa Sambal, ibaba. Yung dami. Paano naman si Bebe Love? Ay, hello, Daddy! Ang mga anak. Hello, aking mga chikiting. Si Andrew, si Marcia, hello. Ingat kayo palagi. Jay Walker po yan. Huwag pamamarisan. Magaling na kami sa... Magaling niya mambarat ng mga Bangladesh. Kung 30 yung presyo, nagiging 15 sa kanya. Kadalasan anong oras nagsisimula yung buhay ng Pilipino dito sa Europe? 7 o'clock pa lang, kailangan gising ka na, nag-ready ka na. Kahit winter, summer, pare-pareha yan. Kahit malamig, kailangan gigising ka na. Tinatamad ka pang maligo, kailangan. Kasi on time, dapat alas 8 na sa trabaho ka na. Kasi pagka late ka, magagalit yung senyora mo, ganun. Tapos pagkatapos ng trabaho na yon, may part-time pa? Oo. Minsan nga, kumakain na lang kami sa bus. Doon nag-akain ka ng sandwich. Pagkatapos nun, talong ka na sa kapilang ng trabaho. Sayang kasi oras dito, bawat oras dito Malaga. Kasi per hours nga, bawat dito. Langgap sila ng buhay sa Italia. Kumusta naman yung yung pagpasko at saka bagong taon dito? Ako, pagpasko dito. Ang usual nga nila. Tumatawag lang sila sa telephone kasi may mga amo. Ang gusto ng mga amo, pumasok na ganyan. Mayroon celebration na Pasko sa mga Italiano. Yung mga Pilipino minsan nagkatrabaho pa. Kasi gusto nila kasi kumita ng extra. Tapos ang hindi na sila nakakapag-celebrate sila ng mga Pasko-Pasko kasi nga gusto nga rumakit eh. Sayang din yun pagpadala sa pamilya. Kadalasan magkano ba yung sinasahod ng ordinaryong Pilipino dito? Isang trabaho lang muna, wala pa yung part-time. Minsan kasi, ang pinakamababang sahod dito is marang 800, meron pa. 857, yun ang sinisweldo nila. Tapos yung mga part-time na nila, ginagamit nila yun sa mga expenses nila dito, kaya sila marakit. Siyempre, magbabayad ka ng bahay, pabayad ka ng tesera mo, yun yung monthly na ticket dito. Kasi pagka wala ka nun, nahuli ka ng polis, magbabayad ka ng multa. So, yung iba naman, yung mga sinisweldo sa amo, may sweldo sila ng 1,000, 1,200, 1,300, ganyan. Yung mga matatagal na mga 1,400. Tapos minsan, pabahay pa sila. Halimbawa, kopya. Ang tawag na sinatawag ng kopya dito, yung mag-asawa na nagkatrabaho lang sa isang amo na pakain na sila, pabahay pa. Naging panlaban din ng mga Pilipino dito ang pakikipag-banding sa kanilang kapwa Pilipino para kahit papaano ay mabawasan ang kanilang lungkot na nadarama sa Roma. Ka-coffee kahit sa ang bansa, may mga Filipino community din, syempre yung mga restaurant dito, mga venue kung saan nag-gather yung mga Pilipino. Pinuntahan natin yan dito sa Roma at maaaliw kayo dito sa Kratog Pinggan kasi feel at home, no? Damang-damo mo yung pagiging Pilipino dito sa kanilang restaurant. Ganda ng pangalan, no? Kratog Pinggan. So sa lugar na ito, dito may ginagawa rin ng mga binyagan, gathering ng mga Pilipino. At ang importante, may videoke dito, ha? Pasukin natin itong Kalatog Pinggan. Ang galing, kung ikaw ay nahuhomesick, kung papasyal ka lang dito sa Kalatog Pinggan, maaaliw ka kasi dito kumakain yung mga Pilipino. Ayan. Yung vibe ka-copy, very Pilipino yung pakiramdam dito sa loob. Ito mga donya ng Roma.
Yeah, si Madam Shibum, si Madam Jinky, at si Senyora. Senyora Maru. Yan ah. Mga tira doon ng Sambali Baba. Oh. Oh, shout out mo na sa mga taga Sambali Baba. At syempre, ka-coffee hindi mawawala yan. Nakipag-bonding din tayo sa ating mga kababayan dito. May pa-bidyoke para nasa Pilipinas lang. So build me up, bottle cup, don't break my heart. At ang kanilang mga putahe ay very Filipino. May Batangas Lomi, may barbecue, may Shanghai, may chicharon. Mukbang. Wala, mahina na yung popoy. Kalapit naman ang Kalatog Pinggan ay ang isang Filipino store. Kung hanap mo ay lasa ng mga pagkaing Pilipino, eh sagot na po yan ng Filipino store na ito. Yan, ito yung Filipino store dito. Ang may-ari nito, taga-Lemer, Batangas din eh. Ito. Si Senyora Jinky. Yan, pasok tayo sa Filipino store. Mogu-mogu, paborito natin dyan. 1 euro and 30. Coconut juice. May pansit din dito, super. Uy, ka-coffee, ang daming kape oh. Coffee ko brown. 4 euro and 50. San, ate, saan kinukuha itong mga paninda ninyo? Pilipinas ba? Yes! Oh, kita mo na oh, all the way from the Philippines. Oh. Nescafe Classic, 2 euro and 10 cents. Oh. Taste of Filipino. May munggo. Uy, oo nga, no? May munggo. Ka-coffee, oh. Kompleto, oh. May labong. Lalay. Oh. May labong pa rito, oh. Para sa mga nakakakilala sa labong, oh. Oh, mega sardines, oh. Baka naman. Ligo. May bagoong. Ligo. At, syempre, di mawawala ang dato puti. And the silver swan din. Kasi iba yung lasa raw ng suka rito. Oh, may fudgy bar. Oh, may sunflower. Ah, grabe, ang layo pa ng pinagbayhi yan ito. Ito, bread pan, syempre. 1 euro ito. Medyo mataas lang ito ka-coffee. Kung ikukumpara natin, syempre, sa Pilipinas. Ito ay 1 euro sa Pilipinas. 12 pesos lang ata yan. Ano. Bye-bye! Bye! Masaya na mahirap ang buhay sa Europa, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Syempre, dito, kailangan marami kang pakikisama rin. Kasi kahit pag ano, marami kang kakilala dito, marami silang alam na trabaho. Bawa, yung kanina mga senyora, nag-aarap ng ganyan, eh kung makikar ka, ibigay sa iyo yun. Tulungan lang. Masayang makapag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya at mahirap namang tiisin ang lungkot ng paninirahan sa ibayong dagat. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga Pilipino dito, kahit papaano ay naiibsan at sumasaya at gumagaan ang kanilang buhay abroad.